Gabi guys. Nandito. So, pag-usapan natin is about cryptocurrency, no, kung saan Binance, Robot, Royal Q, cryptocurrency. So, ayun yung magiging ano natin, atong recipe. Okay. So, welcome to the future guys. Kung makikita natin dito yung fusion ng robot tsaka human intelligence. Kumbaga AI intelligence, artificial intelligence tsaka human intelligence, na kung saan hindi mo mapapagana isang robot kung walang human intelligence. So, both side, kailangan gamitin natin. Okay? So, sa robot, 99% robot, 1% human, and 0% risk. Bakit? Ngayon, i-explain ko mamaya kung bakit 0% risk. Kasi nga, sa robot, basta mahaba ang pasensya mo, hindi ka matatalo. At tama ginagawa mo. Kaya po, pinapaintindi ko sa inyo kung gaano kaganda ang robot at paano mo gagawin ng tama para hindi ka masunugan, para hindi ka matalo. Kasi gusto ko dito makita tayo lahat panalo. Okay? So sa trading kasi sa trading kasi madali lang pag naano eh, nagawa mo ng tama eh. Hindi ko sinasabi ko yung mag-recruit dito, pero kung maiintindihan mo yung trading, kung ano ka na sa trading, kung contento ka na sa income mo sa trading, hindi mo na kailangan i-share to. Ba? Pero kung may mga kaibigan ka na gusto rin matuto, why not? Bakit di mo, why hindi mo i-share? Kasi hindi naman ako hypocrite kung bakit kinishare to sa tao. Kasi kahit pa paano, may pumapasok. Diba? Hindi ko mo sinasabi talaga totally na ginagawa ko to para libre. Kasi kapag ginawa ko doon, may papasok rin naman eh. Hindi ako hypocrite. Sinasabi ko kung ano yung totoo na pwede na mangyari. Kasi income is income. Business is business. Diba? Kahit yung mga bilyonaryo mayayaman na, pag alam nila pagkakakitaan yung isang platform, isang bagay, syempre mag-i-invest sila doon at gagawin nila ng paraan para magawa nila. Okay, so guys, we are talking about cryptocurrency pero hindi po tayo ICO. Ano ba yung ICO? Yung coins na walang value na ino-offer sa market na binibigay na free or binibigay sa mga tao as a bonus. Pero hindi po tayo ganito. Robot po yung products natin. Okay, robot. Na kung saan, magagamit natin for 1 year. Okay? Kumbaga, pero pag-uusapan natin is cryptocurrency. So, money evolution. Sabi ko umpisa dati, 'di ba? Nag-umpisa dati sa barter, palitan ng kalakal, tapos lumabas yung gold. Okay? Tapos nagkaroon ng coins, tapos nagkaroon ng papel na pera, tapos yung credit cards, Visa card. Then now, cryptocurrency digital na. Sunod, ano next na lalabas? Hangin na lang. Okay? Scan na lang, wala na talaga, cashless na talaga. So sundan lang natin yung trend. So we are using a cryptocurrency dito na kung saan yung cryptocurrency is booming ngayon. 2021, 2022 booming ngayon na kung saan maraming nagbago yung buhay. So andito ako para i-share sa inyo kung paano nga ba kikita sa cryptocurrency gamit yung Binance at Royal Q. So we are living in the robotic age na kung saan most of the things dito sa mundo are may robot na. Okay, yung mobile natin is robotic 'yan. Dati ang sending ng ano ng message, sending ng ano 6 months bago dumating. Bago yung mga Telegram dati na sulat-sulat, 'di ba? So ngayon, real time, tama? Ngayon kahit sa kusina, robotic na. Kotse natin dati walang mga high-tech 'yan. Ngayon, yung kotse super high-tech na, nagda-drive na mag-isa. Yung deliveries. Meron na tayong sa Amazon Prime. Robot na yung ginagamit para mag-deliver para sa kanila. Soon, sa mga restaurant, mga machine na lang. Kapag order ka, kahit nga sa Jollibee, McDonald's, pupunta ka doon, may machine. O order ka na lang sa screen eh. So, nalaless, nawawala na yung less ng ano, human ano doon. Diba? Employee. Now, gamitin natin yung robot dito sa cryptocurrency. Sa Binance, na kung saan siya yung magbabuy low, sell high dito sa robot natin. So ano mas madaling gawin? Yung may katulong ka o ikaw mismo gumagawa? Eh what if kung natutulog ka? Okay lang ba sa'yo while you sleeping, kumikita yung bot, yung ano mo, trading mo? While driving, kumikita ka. While eating, kumikita ka. Kapag may ginagawa ka, busy ka, may trabaho ka, kung anong ginagawa mo activities, okay lang ba sa'yo yung robot mo ang magtatrabaho para sa'yo? So kakikita mo na lang may passive income ka. Okay, ang tanong lang diyan, paano mo mapapagana ng tama yung robot? Kahit may robot ka, kung hindi mo alam kung paano paandarin yung robot, hindi ka magkakaroon ng passive income. Kaya po pinepresent ko ngayon dito sa inyo para maintindihan natin
Okay, paano pagganahin yung robot ng tama? Okay? Yun po. So, what is Royal Q? Ang pag-uusapan natin si Royal Q. Royal Q is a robot. Royal Q is a super intelligence application that executes automized operation and monitored real time through algorithms of big data. Kumbaga, si Royal Q is isa siyang robot na kung saan ikinokonnect lang siya kay Binance siya kay Huobi Global Exchanger na siya yung magkocontrol sa market. Siya yung magkocontrol sa tinetrade mo. Ang gagawin mo lang, mamimili ka na lang ng coins 24/7. So, madali na siyang gamitin. Okay? So, quantitative negotiation, okay, sa Binance at Huobi. Kumbaga, meron tayong exchanger na dalawa. Kumbaga, si Binance at si Huobi ay yung pinaka-exchanger natin. Si Binance is number one exchanger, trusted sa buong mundo, at si Huobi na trusted din sa buong mundo, a second exchanger. Okay? Nandiyan rin yung wallet natin. Ano ba si Binance at si Huobi? Para siyang bangko rin siya. Para siyang digital wallet na kung saan pwede natin ilagay yung ano natin diyan, asset portfolio natin na meron dang, na secured siya, okay, na may API integrated between the Binance and Royal Q. So mamaya sabihin ko what is API management. So yon. So ayan yung pagpapakilala ko kay robot, ikinoconnect lang siya kay Binance para mag-trade. Okay, para mag-trade lang, hindi kasama yung para mag-withdraw. Magte-trade lang siya, magte-trade, pero hindi siya mag-withdraw. Ganun yung security ng robot. Okay? Now, saan mo makukuha yung robot? Okay? Saan mo makukuha yung robot? So, ang Royal Q is, ang advantage nito guys, ang Royal Q. So, gagamitin natin yung Royal Q, ikokonnect kay Binance, ikokonnect kay Huobi, siya na yung magte-trade para sa atin. Ngayon, saan natin makukuha yung Royal Q? Guys, nadadownload lang siya sa App Store, sa Google Store. Pero, pre-download siya, pero para magamit mo siya, kailangan mo mag-activate ng 120 USDT. At isa pa, kailangan mo hingiin yung code kung sino nag-share sa inyo ng robot. Importante po yun. Kasi hindi ka makaka-register, kung i-download mo lang siya sa App Store or Play Store, tapos wala kang code kung sino yung nag-refer sa'yo, hindi ka makaka-register. So, kailangan mo yung referrer mo. Yung ako nag-start sa Royal Q, guys, bakit ko nakilala ang Royal Q? Aksidente lang. Okay, aksidente lang. Why? Paano nangyari? Kahit kabisado ko na yung Binance before, nakita ko yung bagong features ng Binance. API management, pinag-aralan ko siya. So pinag-aralan ko yung API management, nag-search ako about API management, what is API, so lumabas yung Royal Q. Okay? So yung nakita ko yung Royal Q, sinabi AI intelligence robot daw. So binasa ko siya, research ako about Royal Q. Nakita ko, one day pa lang yung post ng video. One day pa lang yung video, nung post ng video. Nag-i-start pa lang sila April. Okay? Pero nag-register ako noong that time pero hindi pa ako pumasok. Kasi inaaral ko kung ano ba talaga yung platform kasi wala naman akong upline eh. Okay? Wala nag-invite sa akin. Ngayon, ang problema ko, yung ready na ako mag-register, hindi ako makapag-register kasi walang referral code. Ngayon, nag-search ako sa YouTube, nagpo-post Indonesia, hindi ko maintindihan. Ang hinanap ko lang, referral code para makapag-register ako. So yun, nakakuha ako ng referral code. Ayaw ko kung sino yung nakuhaan ko noon. So nakapag-register ako, then nag-start ako. Okay, doon ako nag-start. Hindi ko pa makabisado yung mga gagawin ko kasi hindi ko talaga maintindihan pa. Ngayon, nag-explore kung paano gumagana. Nagbasa yung deep talaga information about the robot. Then doon ko siya nakuha kung paano gumagana yung robot. Ngayon, kabisado ko na siya kung paano gumagana. Ibit sa settings. Okay? Bawat single things o single details ng robot na yan, alam ko na yan. Okay? So yun guys, kailangan importante, dapat lahat ng pasikot-sikot sa isang application, dapat kabisado mo. So ulitin ko guys, ang subscription ng robot is 120 USDT for 1 year. Subscription lang yon plus fuel fee or performance fee. Para sa inyong fuel fee. Okay, kung magde-deposit ka sa account mo, i-deposit mo 140 or 150. Kasi yung the rest, fuel fee yun. Yung 120 is for activation. Ngayon, para sa yung fuel fee? Para siyang kotse. Pag bumili ka ng kotse, para umandar yun, kailangan gasolinahan mo. Okay? Para umandar. Ngayon, kapag naubos yung gasolina, kailangan mag-gasolina ka ulit. Ganun ulit yun, para gumana ng gumana yung robot. Kasi robot yan eh. So, kailangan minimaintain, kailangan sinusustain yung system niya. So now guys, kung tatanungin natin gaano ka-secured ang Royal Q sa Binance, gaano ka-secured ang Royal Q?
gaano ka long term ang Royal Q. So guys, ito lang isang indicator para malaman mo yung isang application is legit. Okay, pag nasa App Store. Okay? Hindi kasi ma-approve sa App Store yung isang application kapag walang complete documents. Okay, kasi nire-review muna yan. Kapag nire-review nila, may nakita silang di ka nais-nais sa application. Lalo na finance, yung pinag-uusapan, hindi siya lalabas sa App Store. Maraming lumabas na robot na katulad na katulad sa Royal Q, ginaya ang Royal Q, pero wala sa App Store. Since ang Royal Q is established na, nadyadyan na, bakit pa maghahanap ng mga ano, baguang robot na hindi pa established, na hindi mo pa alam kung ano mangyayari kapag dumami yung members? Kasi dito sa Royal Q, subukan na. Okay, nag 50,000 yung members ng Royal Q, bumabagal yung database. So anong ginawa nilang solusyon? Nag-upgrade sila ng database ng system para every time na may dumagdag na magdumagdag, kayang accommodate, hindi mag-congested yung system. Kaya po yung Royal Q application is very strong na. May foundation na po siya. Okay? So now, paano mag-start dito sa Royal Q? Guys, very simple steps, 3 steps lang. Hingiin mo yung link ng nag-invite sa'yo. Okay, hingiin mo yung code niya, nag-invite sa'yo. Kung nakita mo sa YouTube to, click mo yung link, meron dyan. Kung nakita mo sa Facebook, okay, kung sino yung nag-post, pausapin mo yun, kunin mo yung link. Then, after mo mag-register, i-download mo sa App Store at Play Store. Okay, ang registration is free. Pwede mong i-explore yung buong application. Then, kapag ready ka na, okay, pag ready ka nang gawin yung Royal Q, gusto mo na i-connect si Binance, mag-deposit na ng 120 and activate mo yung robot mo. That's it. Pwede mo nang i-connect si Binance at magkakaroon ka na ng referral link. So guys, kung wala kang pan-trade, so since ang pinag-uusapan natin is trading, robot trading, pwede ka mag-start kahit wala ka pang trading, pang trade. Kumbaga, capital pang trade. Ang meron ka palang pang activate, which is 120 USDT. May solution po dyan. Okay? Kahit 120 USDT lang yung pinasok mo, pwede po ma-maximize yung income mo. Hindi ito katulad ng ibang platform na kailangan para ma-maximize yung income mo, dapat ang laki ng in-invest mo. At hindi rin po tayo investment. Hindi talaga tayo investment. Kasi guys, nag-subscribe ka lang sa robot. Kumbaga parang binili mo o nag-renta ka lang sa robot. Then, yung trading fund natin sa Binance is nasa Binance lang. Okay, kung may magtatanong po sa atin dito, kailan ang ROI? Gano'ng katagal mag-ROI? Return of investment. Guys, wala pong return of investment sa trading fund dun sa Binance. Kasi why? Kasi yung trading fund natin sa Binance, anytime pwede mo siyang i-withdraw. Anytime pwede mo siyang i-trade. Anytime pwede mo siyang i-transfer. So, nasa yung return investment? Di ka naman nagbayad. Ang pinaka-subscription lang natin dito, yung pang-activate ng robot. Which is, in one day, pwede mo siyang mabawi. Pwede mo siyang kitain sa pag-trade. Okay? Kung wala kang pan-trade, sa referral, pwede ka mag-endorse. Or i-refer mo sa mga kakilala kaibigan mo na gumagamit, na nagte-trading na gusto gumamit ng robot. Kasi yung robot, guys, 100% effective. Kung alam mo kung alam mo kung paano pagganahin. Okay? Bakit may naiipit? Bakit yung iba kumikita? Kung iba kumikita at may naiipit, there's something wrong. Bakit yung iba tuwanto kumikita na kumikita daily? Ibig sabihin, nagagawa nila ng tama. Ibig sabihin, naiintindihan nila kung paano gumagana yung robot. Okay? Kaya kung naiipitan tayo, isa lang ibig sabihin nun, kailangan pa nating aralin lalo. Okay? Yung robot. Para mas maging profitable yung robot natin. Ang pinakamaganda kasi dito, guys, okay, hawak mo yung pera mo. Hawak mo yung capital mo para mag-generate ng income. Hindi ka tulad sa ibang platform na i-deposit mo sa kanila. Okay? Mag-trading daw, mag-daily daw, papahawak mo sa kanila. Then after 3 months, after 6 months, bye-bye. Kawawa naman. Sayang naman yung pinaghirapan mo. Okay? Gusto mo nga mag-generate eh. Diba? Bakit hindi na lang ikaw, aralin mo isang system, ikaw mag-trade para kumita ka. Okay? Nasa iyo yung risk. At kagandaan dito sa robot, zero risk eh. Mababa yung risk dito. Kasi nga, dahil robot, okay, hindi siya magsisell hanggang hindi ka gains. So now, okay, after mo mag-activate, ang gagawin natin, i-coconnect natin si Royal Q sa Binance at kay Huobi. Pwede mong gamitin niya at the same time. Pwede kang, kung may balance ka sa Binance, may balance ka sa Huobi, pwede mo siyang gamitin sabay. Okay, pwede yan. Isang beses ka na nagbayad ng 120, ha, pero pwede mo siyang gamitin. Ganito aganda yung robot. Okay? Now, kapag connected ka na sa API management, okay, API management is API allows to connect to Binance and Huobi servers. Okay? Pinapayagan niyang kumunek si Royal
sa Binance tsaka Huobi para kontrolin yung pag-spot trading. Okay, ayun lang yung pinakaibig sabihin ng API management. Binibigyan nila ng access. Now, pag may access na, ang gagawin niya lang, ang enable lang natin doon, yung spot trading tsaka yung read sa balance ng USDT. Ayun lang yung naka-enable doon. Wag na wag nyo pong i-enable yung withdrawal for security of your account sa Binance Op and Huobi. Tapos, yung API yung API address, importanteng API manage address. So, pag nakita mo nagbabinding, meron po kayo makikita list of APIs na kung saan yung APIs na yun is access or ano ba tawag dito? Approved ng Binance at Huobi. Okay? Yung API na yun is approved between of that between Binance at Royal Q. Yung API na yun ay yung official API na kapag nilagay mo yun doon, makakakunik ka kay Binance at kay Huobi. Kaya hindi po siya basta-basta ma-hack. Okay, ma-hack ka lang po pag pupunta ka sa mga ibang site, may pinupunta ka kong site, tapos may kiniklik ka mga link na unnecessary link na kiniklik mo, doon makahack yung cellphone mo or computer mo kasi may mga phishing yun. Isa pa, ang Royal Q po, nasa App Store din. Ibig sabihin, wala po siyang hacking tools. Nasa App Store eh. Bago ka ma-approve sa App Store, kailangan muna malinis yung application mo. Okay, kaya po yung mga nagkakalat po o yung mga nagsasabi sa inyo, ay huwag kayong mag-robot, delikado. Sabihin nyo sa kanila po, mag-aral muna sila ng API management, aralin muna lang yung system bago sila magsalita ng mali. Yun po yun. So, ngayon, tuloy po tayo. Paano ngayon kumikita sa trading? So, ang pag-usapan natin, paano gumagana yung robot? So, ito yung default settings. Ipapakita ko yung default settings ng robot na kung saan. Kapag connected na yung robot natin sa Binance, so, pupunta tayo sa quantitative section, home, quantitative section, then circle, mama-explain ko. Okay? Rojan, pwede magtanong saglit? Okay. Emergency lang. Kasi yung app downline ko, ka-activate lang ngayon. Eh may funds siya dun sa ano, tapos hindi siya makapag-place ng trade. Baka po yung API management mali. Ayun po yun. Mamaya tignan natin. Okay. Sige, thank you. Tapusin ko muna yung presentation para maayos natin. Thank you. Okay, walang problema. Okay, now, doon, so, pag connected na yung API management natin sa Binance or Huobi, so mamimili na tayo ng coins. Very friendly user to guys. Kasi mamimili ka na lang ng coins kung ano yung gusto mong i-run. Okay, let's say sabihin natin, napili natin yung Bitcoin. Pero I suggest, kapag mag-start ka palang mag-run, lalo na pag bear market, hanapin mo yung coins yung mataas yung negative. Kung isa example dito, itong XEM, negative 9%. Okay? Kung irarun mo yung dash, possible na mag-dump na yan. So, irun mo yung nag-dump na possible na tumaas. Kasi kung yung cryptocurrency. So, let's say sabihin natin, namili tayo, pare-pares ng percentage yung binaba at tinaas. Now, pinili natin Bitcoin. Ngayon, yung robot, hindi siya nakadepende sa price ng Bitcoin. Wala siyang pakialam kung 45,000 na yung Bitcoin, kung 42,000 Bitcoin, or X yung Ethereum, kung anong price, hindi po siya nakadepende dyan. Nakadepende po ang robot sa rate or percentage nung nag-start ka. Kasi kailan ka nag-start? Okay, example, this time nag-start ka, so mag-i-start siya sa 0.0%. So makikita natin dito, first buy in amount, ibig sabihin sa settings, ayun yung una niyang kinetrade, ipinapasok niya sa trade. Kung ano yung nasa settings, kung ano yung nakalagay dyan, ayun yung lagi niyang ipapasok. Pwede natin baguhin yan. Pwede natin gawing 20, pwede natin gawing 30, 50, 100, whatever, kung ilan yung laman ng balance mo sa Binance. Kasi kung wala ka namang laman sa Binance, bakit ka maglalagay ng malaki dyan? So, logic lang nandun, common sense, kumbaga, para mas maintindihan natin. Example, meron kang 1,000 USDT sa Binance mo, so maglagay ka dyan ng minimum lang. May mga strategy na hindi mo kailangan maglagay ng malaki dyan. Okay? Pwede mo palitan yan kung ang laman ng Binance mo nasa 20,000, 30,000 USDT, 50,000. So, ayun yung purpose na para lakihan. Pero, I suggest na huwag niyong babaguhin yung default natin, 15 USDT. Now, kapag nag-place ka na, nag-run ka na, so magte-trade na siya, yung market tumataas. Okay? Yung percentage niya 0.0, tataas siya ng 1%. Okay? Tapos, tataas siya ng 1.3%. So this time, kapag tumaas ng 1.3%, yung settings ng robot, mananotify siya. Ang settings niya, pag pumalo ng 1.3% yung market, yung percentage na tinatrade natin, mananotify siya na anytime pwede na siya magbenta. Okay, anytime pwede pa lang siya magbenta. Hindi pa siya magbibenta. Kailan siya magbibenta?
So ibig sabihin yung market pwede siyang tumaas ng 1.5, 2%, 3%, 5%, 10%. Ngayon, magbebenta siya kapag yung market bumagsak ng 0.3%. Nasa settings yan. Ayun yung default settings. Pero pwede natin baguhin yan. Kung ano yung desire settings na gusto natin. Okay? This time, kung pumalo siya ng 1.3%, bumagsak ng 0.3%, nag-take profit ka ng 1%. Kunin mo yung 1% ng $15, that's your profit. Okay? Kung $100 nakalagay dyan, meron kang $1. Kung 1,000, meron kang $10. Okay? Kung 10,000, meron kang $100. 1%. So, yun yung paano gumagana yung robot. Now, sabi ko kanina, pwede siyang tumaas. Okay, pumalo siya ng 10%. So, nadaanan niya yung 1.3%. Nag-trigger na. Magsisell siya kapag bumagsak ng 0.3% yung market. Ngayon, this time, okay, nag-profit ka ng 9.7%. So, kunin mo yung 9.7% ng $15, ayun yung take profit mo. Kumita ba? O hindi? Kumita. Ibawas mo na lang si fuel fee na 20%. So, sa 20% na fuel pay, kung kumita ka, nag-take profit ka ng $1, ibawas mo sa 20% na fuel pay ang net profit mo, 0.8. Kasi ang binawas doon ni robot na fuel pay is 0.2. Para mas clear, baka nagtataka tayo, parang di tayo, parang ang laki na nababawas. Kailangan maintindihan po natin yun para hindi po tayo ma-confuse. Okay? This time, meron po tayong dalawang mode. One-shot mode, tsaka cycle mode. So yung pinapakita ko ngayon is one-shot mode na kung saan kapag nag-sell yung market, yung tinatrade mong robot, okay, mag-i-stop na siya. One-time transaction lang siya. Kapag nag-sell na siya, stop na siya. So ang gagawin mo na is maghanap ko ulit ng coins na possible tumaas yung value. Pero kapag ginawa mo siyang one-shot cycle mode, okay, naka-cycle siya na kung saan yung robot mismo maghahanap ng entry pag bumabagsak yung value, then nag-bounce yung value ng 0.5%, doon siya magpe-place ng order. Magkano ipe-place niya? Nakalagay sa first buying amount mo, $15. Then mag-i-start ulit siya sa 0.0%. Okay, then yung market tumataas, pumalo ng 1.3%, nag-trigger, naghihintay ng selling, pag bumagsak ng 0.3%, this time nag-profit ka ulit ng 1%. Wala, hindi na ikaw nagko-control dito, si robot na. Ngayon si robot, naghanap ulit ng entry, bumagsak na naman yung value. Okay, nag-pump, nag-bump, nag-bounce ng 0.5%, mag-auto-buy siya ng $15. Then, nag-pump ng 15.3%, matitrigger siya, dinaanan niya 1.3%. Okay, one time 15%, nag-negative 0.5%, atri. So, nag-take profit siya dyan. So, this time, kumita ka ng 15%. Ang tanong dyan, kung malaki yung tinatrade mo, mas malaki income mo. Ang pinag-uusapan pa lang po natin is 1%. Sa market ng mga coins, pupapalo ng 10%, 20%, 15% a day. So, ang pinapakita ko po lang sa robot is 1%. Let's say, sabihin natin pumalo yung isang coins ng 30%, kalahati na lang nun. Makatotohanan. Diba? So, hindi ako nagbibigay ng overpricing dito. Kumbaga, binibigay yung possible na mangyari. Okay, hindi ako namimilit pinapakita yung magagandang bagay para magpasali. Kumbaga, in-educate kita para mas pag naintindihan mo, doon ka sasali kasi naiintindihan mo. Hindi yung gagawin mo yung platform kasi na-hype ka na may kumikita ng ganito kalaki, ang laki ng kitaan. Pero kung hindi mo naman naiintindihan, hindi ka na magpo-profit ng ganon. Ngayon, pag hindi ka nag-profit ng ganon, anong gagawin mo? Sasabihin mo, scam yung ginagawa mo. Di ba? Kaya, marami na i-scam, maraming natatalo. Importante po yung knowledge, importante po yung kaalaman kasi iba yung alam sa naiintindihan. Alam mo nga isang platform pero hindi mo naiintindihan kung paano gumagana, kung paano nag-works. So anong gagawin mo para maintindihan mo? Aralin mo yung platform. Manood ka ng Zoom, makinig ka sa nag-explain. Kahit saang aspeto, pumunta ka sa mga trabaho, kung hindi mo naman alam yung gagawin mo, hindi mo talaga magagawa ng tama. So ang gagawin mo, ginagawa ng mga company, may training. So para pag sinaba ka na, alam mo na yung gagawin mo. Tuturuan ka ng tama. Tuturuan ka ng standard. Okay? Hindi yung substandard. Kasi pag gumawa ka ng substandard, pwede kang magkamali, mapapahama ka. So dito, ang tinuturo ko po dito, kung ano yung tamang gagawin natin. Okay, now, yung pinapakita kong trades pag tumataas yung value. Paano naman pag bumabagsak yung value? Meron tayong drop margin call 7 times na kung saan auto buy ito. Okay, hindi na ikaw yung magkocontrol dito, kundi robot lang. Pero advantage to sa malalaking may pondo. Example, malaking ano mo, yung USDT mo, may 2,000, 5,000. Napaka-advantage to. Pero hindi naman sinasabing panalo lang to sa malaking may pondo. Pero pwede rin sa ito na pwede natin baguhin yung settings sa maliit na
halaga ng USDT na meron tayo. So meron lang tayong iba't ibang settings, strategy para mapagana natin yung robot. Kasi nga, kung hindi mo naiintindihan kung paano yung function ng bawat details ng robot, hindi mo siya magagawa. So, kaya po ang I suggest, lagi nyo pong aralin yung robot. Lagi nyo pong panoorin yung video para mas maintindihan po natin kung paano natin na-execute kung ilan yung USDT na meron tayo. Kasi dito guys, yung first call, kapag bumagsak yung value, okay? Pag bumagsak yung value, meron tayong 7 call na kung saan meron tayong first call. Yung first call na yon nakaset sa 3.5%. Okay, ulitin ko ha. Yung first call, nakaset sa 3.5% kapag bumagsak yung value from 0.0% ng negative 3.5%, mag-auto-buy siya ng times 2 ng nasa first buy amount mo. Okay? So times 2 ng nasa first buy amount mo, so para maintindihan natin, 15 times 2 is $30. Sa magagaling yung $30. Okay? Magagaling yun sa Binance natin. Balance natin sa Binance. Kukuha siya ng $30 para i-convert kung anong tinatrade mo. I-convert niyo yun para ipambili na kung anong tinatrade mo. Para itapal sa binagsak. Para itapal sa floating loss. Pag sinabing floating loss, makikita mo lang parang naka-float na loss pero hindi totally loss yun. Magiging loss lang yun kapag sinell mo ng manual. Kapag negative ka at binenta mo ng manual. Okay? Pag sinabing floating loss, pwede pa siyang tumaas. Ang gagawin mo lang, hintayin mo lang tumaas yung market. Hindi ka matatalo. Nag-take profit ka pa. Okay? Now, kapag nagpasok siya ng $30, yung negative 3.5% magiging negative 1. Okay? Then yung total nakapasok sa trade mo, 15 plus 30, $45. Na kapag na-hit niya yung 1.3%, magta-take profit siya ng $45. Ang profit niya is 0.45 cents sa 1%. Okay? Ulitin ko ha. Kapag nagpasok siya ng $30, yung negative 3 magiging negative 1. Ibig sabihin, natapalan niya yung 2.5%. Kasi naging negative 1 na lang. Na kapag lumapit siya sa TP, yung negative 1, malapit na siya sa 1.3%. Kapag nag-take profit yan, kunin mo yung 1% ng 45, ito yung take profit mo. $0.45. Okay? Eh paano kung hindi niya pa rin inabot? From negative 1, hindi niya inabot yung 1.3% kasi bearish market eh. Bumagsak pa rin. So papasok si second call. From negative 1, magiging negative 4 ulit. Then ang ipapasok niya times 4 ng nasa first pay amount mo, which is $60. Okay? 60 plus 45 is $105. So yung negative 4 magiging negative 1 ulit. Lumapit ulit siya sa take profit na 1.3%. Na kapag na-hit niya yung 1.3%, bumagsak ng 0.3%, kunin mo yung 1% ng $100, 105. So ang kinita mo, $1.05. Tama? So ayun yung take profit mo. Pero kung hindi niya pa rin inabot yung 1.3%, papasok si third call. Guys, napaaganda ng robot kasi dito, hindi ka maiipitan. Nakita niyo yung logic? Every time na nagre-replenish siya, lumalapit sa TP. So possible na tumaas na yung market. Okay, ang hihintay mo na ng 2.3%. Okay, kasi dito, from start rate, 0.0%, bumagsak ng negative 3.5%, tapos bumagsak ng negative 4, ibig sabihin, 7.5% na yan. Pero since nagre-replenish siya, nagiging negative 1 na kapag umabot siya ng 1.3%, take profit siya, hindi ka na ipitan. Okay, ay yung purpose ng drop margin call 7 times. Naka-martingale strategy na kung saan kapag nag-take profit siya, yung loss mo from the start, nakocover niya at kumita ka pa ng 1%. Ganun kaganda yung robot, ganun katalino yung gumawa ng robot. Okay? Now, ituloy natin. So 120 plus 105, naging negative 1, 225. Kapag inabot niya yung 1.3%, take profit ka. Okay, no? Magkano yung 1% ng $2.25? So kung hindi niya pa rin naabot, sobrang bagsak yung coins na tinatrade mo, support call papasok. Okay, from negative 1, magiging negative 5.3%. Bibili siya ng 16 times, which is $240, magiging negative 1 ulit. So magiging 416, naka-close sa yung trade, naka-trade. Then pag inaabot niya yung 1.3%, okay, magkano yung 1% ng $465? So, ayan yun. So, guys, naintindihan natin kung paano gumagana yung drop margin call. So, ang ibang tanong, paano yun kung wala akong 465? Paano kung wala akong 105? Paano kung wala akong 205? Paano gagana yung margin call? Guys, may ibang settings dito. Pwedeng liitan to.
Pero hindi, huwag ka mag-expect ng negative 1 ng return rate. Okay? Hindi. Okay, kung maliit, mas maliit yung na yung mas maliit yung pinapasok mo, hindi siya negative 1, mas med pa siyang mas mataas pa diyan sa negative. Kasi dito nako-compute sa martingale strategy kaya nagiging negative 1. But it's not so, hindi siya talaga siya accurate na magiging negative 1 kasi depende kung magkano yung pinapasok mo. Depende sa times na pinapasok mo. Okay, sa pinako-cover ng robot. Ngayon, kung di pa rin nag-TP dito sa port call, papasok si pip call, naging negative 8%, magpapasok siya 32 times, 480, magiging negative 1, magiging 945 yung naka-upload sa'yo kapag inabot niya 1.3% take profit ka. Okay? Kumita ka ng $9.45 at nabawi niya lahat yung loss mo from the start. Kung di niya pa rin inabot yung 1.3% dito, papasok si 6 call, okay, ito yung magiging profit mo, papasok si 7 call, pag hindi pa rin inabot, worst case, 7 call, hindi niya pa rin inabot yung take profit. Pero this time, bumagsak na siya ng negative 42%. Nakikita naman natin sa graph, ang pinabagsak lang in 24 hours, 10-20%. Ito, ang pinag-usapan dito, 40%. Ibig sabihin, hindi possible pumalo ng negative percent pa, 42%. So, ibig sabihin, sa 20% pa lang, pataas na. Pataas na yung value. Tipi ka ng tipi. Paano ka natalo? Kasi once na maabot niya lang 1.3%, take profit ka. Nabawi mo yung lahat ng pinasok niya, kumita ka pa ng 1%. Guys, maganda po ba o maganda? Kailangan lang natin maintindihan kung paano gumagana yung robot. Okay? Kung sa 7 call hindi nag-take profit, maghintay ka lang, tataas yung market. Kapag tumaas yung market, tipi ka, hanap ka ulit ng magandang coins. Okay, hanap ka ulit ng mga mainit na coins sa market. Okay, may mga ibang strategy lang na gagawin natin para dun sa funds na meron ka tinatrade. Okay? Now, ganun lang gumagana yung robot. Now, guys, sabi ko nga kanina, meron tayong PULP. Yung PULP is at 20% dinideduct ng company. Okay? So, sa meron tayong compensation plan na kung saan kapag sinishare mo tong robot na to sa mga kaibigan kakilala mo, okay, bibigyan kanya ng commission. Naulit ko, guys, hindi po to katulad ng mga nakita nating networking before. Bakit? Kasi ito, hindi po ito binary, hindi po ito unilevel. Commission basis lang po ito. Na halintulad sa nagtitinda ka ng condominium. Halintulad na nagbebenta ka ng gadgets. Every time na meron kang sales, meron kang commission. Ganun lang po siya. Hindi po ito ABAB. Hindi po left-right, F-right. Hindi pairing. Okay, guys? Hindi po ito ganun. Ganun yung pinagkaya. Bakit magiging long-term tong company ito? Kasi nga, sustainable yung payout. Okay, may payout kapag may transaction. Kasi ang robot kumikita pag may take profit. Kapag may transaction. Okay? So doon kumikita. So talaga magiging long term siya. Kaya niyo i-sustain lahat ng payout. Hindi siya obligadong magpa-payout without doing anything. Okay? May business po tayo. May real business po tayo. Hindi po talaga tulad ng investment na wala kang gagawin na totoong nakikita ka. So kagandahan natin, kaya nagiging passive yung robot na yung gumagawa para sa atin. Kaya nagiging passive. Passive income. Okay. Ano ba ibig sabihin ng passive income? Yung wala ka nang ginagawa, kumikita ka. At pag sinabing active, network yun, nag-network ka. So pag-usapan natin ngayon, yung network. Okay? Sa B1, 30%. Sa B2, 40%. Sa B3, 50%. Sa B4, 60% or $65. Sa B5, sa B6, $70. So paano yan? Okay, so sa B1 status, kapag member ka na, nagbayad ka ng 120 USDT, 24/7 mo magagamit yung robot. Kahit magsawa ka, mag-trade ka na mag-trade, magagamit mo yung robot 24/7. Okay? Now, kapag naman in-refer mo sa mga kaibigan mo itong robot na to, kikita ka ng $30 sa bawat direct referral na nag-register sa account mo. Tanong, ilan bang kaibigan mo na nagba-Binance? Ilan bang grupo mo na may Binance? Ilan bang kakilala mo na may cryptocurrency na gustong palaguin yung cryptocurrency? Okay? So, yun ang gaghanapin natin. Ilan ba ang friends mo sa Facebook? Na pag pinost mo lang to, ilagay mo yung link. Kapag may nag-interesado sa Facebook mo, sa post mo, magre-register sila sa link mo. Kapag naintindihan nila kung ano yung robot, may bonus ka. Kung hindi mo kaya explain pa sa umpisa, naniniwala ako, hindi naman ganun, hindi naman porket nakita mo na agad, yes, alam mo na. So, I suggest, kung gusto mo talaga seryosoin tong robot na to, tong Royal Queen na to, panoorin mo ng panoorin yung video, aralin mo ng aralin, magagawa mo siya ng tama. Kasi iba kasi yung
inaral mo na magagawa mo siya ng tama. Kasi hindi mo maituturo sa iba, hindi mo ma-share sa iba kung hindi mo alam kung ginagawa mo. Okay? Example nito, every direct referral $30, then 20% sa bawat trade nila. Sa bawat tinatrade ng direct referral natin, kumikita ka ng 20% sa 20% ng PULP. So kung yung kaibigan natin, okay, yung kaibigan natin, direct referral natin, kumita ng $100 sa profit. $100 sa profit ha. So si PULP doon, babawas siya ng 20%. So ang net na lang ng direct referral natin is $80. Okay? Ngayon, since may 20% tayo doon, okay, kukuha ng 20% yung direct referral doon sa 20% ng PULP, hindi doon sa 80 ng direct referral mo. Sa 20%, magkano yung 20% ng 20%? 4%, $4 yun. Kung $100 yung kinita ng direct referral mo. Nakuha. Then may income pa sa team quantification, sa team sales. Okay, ayun yung B1. Ngayon, kapag naging B2 ka, gagawin mo lang, kailangan mo lang ng tatlong direct referral. Okay? Kailangan mo lang tatlong direct referral. Tapos, yung tatlong direct referral mo, tulungan mo sila magkaroon ng members na activated. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng 20 activated under your line, including your direct referrals, exactly 20, magiging B2 ka. At ang benefits niyan, 40% or $40 every direct referral sa mga bagong mapapasok mo. At kikita ka ng 30% sa 20% ng PULP ng tinatrade ng direct referral mo at additional indirect bonus na $10. Indirect bonus kapag yung kaibigan mo, sila naman yung may na-refer. May pumasok sa kanila under their link. So kumita sila ng $30, ikaw may $10 ka. Okay? So yun yung B2. Ngayon kapag naging B3 ka, paano maging B3? Yung tatlong direct referral mo, dagdagan mo ng dalawa, magiging 5. Direct referral. Then, yung tatlong direct referral mo, gawin mo silang B2. Tulungan mo sila maging B2. Tatlo. Ngayon kapag naging B2 sila at tinulungan mo sila magkaroon ng team, nagkaroon ka ng 100 activated members under your organization, magiging B3 ka, ang benefits po 50% na. Every direct referral, 50%. Then kikita ka ng 8% ngayon, 8% doon sa lahat ng, or 30% or 40%, dito, iba na to eh, iba ng rate na to. Kumbaga sa direct computation, 8% na. Ida-direct natin sa mismong direct natin. So direct, kumita ng $100 yung direct natin, merong 8%, merong $8 doon. Tapos kikita ka pa ng indirect bonus sa $20. Okay, hindi na natin kilala yon pero may income pa tayo doon. Doon ko ay uulanin ng indirect bonus. Now kikita ka pa ng award pairs. 5% sa team rewards every time na merong distribution doon sa pairs. Okay? Now, B4. Para maging B4, kailangan mo lang yung 5 direct referral mo, okay, kailangan maging 8 sila. Okay, ma-accumulate na maging 8 direct referral. Then, yung dalawang direct naging B2 mo, tatlong naging B2 mo, kailangan mo gawin mo silang B3. Then, kailangan mo lang ng 300 members under your entire organization para maging B4 ka. Then, ang benefits yan, 60% or $60 every direct referral at kikita ka ng 10%, okay, or 50% sa 20% na kinikita ng PULP. So, madaling salita, 10% sa direct referral mo. So, magkano yun? Kumita sila ng 100, meron kang $10 doon. Umuulan yun, guys. Ito pinakamalupit. Kung yung lahat ng direct referral mo is nagte-trade, kumikita ka ng percent-percent, okay? Kahit ayaw mo na kumita, kikita-kikita. Kasi kaya nag-i-enjoy sila sa trading, kumikita sila sa trading, at ikaw kumikita rin. Kumikita kayong tatlo. Kumikita yung direct natin, kumikita yung company, kumikita ka. Sa ayaw gusto mo, kikita ka pag yung direct natin nagte-trade. Okay? So lahat ng party, kikita. Okay? Ganun po siya. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga direct referral mo, huwag ka mag-trade, ayaw ko kumita. Nasa iba't ibang sulok sila ng mundo, iba't ibang sulok sila ng Pilipinas, ayaw mo kumita, hindi mo pwedeng sabihin na, ayaw ko kumita, huwag kayo mag-trade, please. Ayaw ko kumita ng $1, $10 per day. Huwag kayo mag-trade, pwede nyo bang sabihin yun? Hindi. So ang gagawin nyo lang is magkaroon kayo ng community network para magkaroon kayo ng passive income sa pagka-trade. Now, plus 30% pa sa lahat ng indirect. So, direct ng direct natin. Then, may rewards ka pa ng 5% sa distribution. Then, para maging B5, kailangan mo lang maging 12 yung activated na direct referral mo.
Tapos yung tatlong B3 mo naging B4. Tapos nagkaroon ka ng dito 800 activated users. Mali itong ano, system ko dito. Dapat 800 lang to kasi yung B6 is 1.5. Okay? So 800 lang yan. So yun, kapag naging B5 ka, $65 yung direct bonus natin kapag meron tayong direct. Then, kikita ka ng 11% sa bawat ina-trade or 55% sa 20% ng fuel pay ng company or sa direct natin, 11% sa bawat direct referral natin. Then, kikita ka ng indirect bonus sa $40 at kikita pa ng 5%. So, pag naging B6 ka, okay, so dito, 1,500 na activated under your network para maging B6 ka. Then, 20 direct referral. Then, yung tatlong B4 mo kailangan maging B5. Tatlo lang. Then, magiging B6 ka. 70% direct bonus ang bawat direct na commission mo sa lahat ng direct mo. Then, $50 sa indirect at 12% sa bawat trades ng direct referral natin or 60% sa 20% ng PULP ng robot. At kikita ka ng 5% sa distribution at global dividend sa B6. So itong global dividend maganda to. Kung ano yung kinita, additional bonus sa ito. So ganito gumagana yung robot. Ang pinakamaganda dito guys, ang pinakamaganda pa dito guys sa robot. Okay? Kapag walang rank yung nasa ilalim mo, kapag walang rank yung mga members sa ilalim mo, B1, 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 B1 lang. Itong pinaka-best compla neto. Ikaw makaka-receive ng indirect bonus. Paano kung B6 ka at marami kang B1, B1 sa ilalim? Ikaw makaka-receive ng $50. Kung B2 ka at puro B1 lang nasa ilalim, puro direct, makaka-receive ka ng $10. Kahit di mo nakakilala, level 10, level 20, level 100 na yung ilalim, basta may B1, ikaw makaka-receive ng indirect kapag ikaw yung may rank. Ngayon, kung sa line na yon is may another rank na, naging B2 na din, dun yung safety net ng company. Okay? Dun na yung safety net ng company. Dun na mag-i-stop yung indirect bonus sa'yo. Pag may same rank na sa'yo or mababang rank, mababawasan yung indirect bonus mo. So as a B5, tapos nagkaroon ng B2 sa ilalim mo, B5 ang bonus is $40. Tapos pumasok ng indirect, dahil since mayroong B2 sa ilalim mo, si B2 makakareceive ng $10 at ikaw 30 na lang, dun makahati. Ayun yung safety net. Kasi ang every subscription dito sa Royal Q, guys, ang kinikita ng company is $20 only. Kasi yung 80% na pupunta sa network commission. Okay? Then yung 20% pa na pupunta dun sa PULP additional. So guys, hanggang dito lang yung presentation ko. Now, kung may mga questions kayo guys, open nyo lang yung mic, then sasagutin po natin yan. Sabi dito, too many of us are not living our dreams because we are living our peers. Okay? Ayun yung sabi dito, sabi ni Les Brown. Take your own decision and live your dreams. Guys, ito na yung malay natin. Ito na yung pinagdadasal-dasal natin na opportunity. Bakit maganda tong platform na to? Okay? Marami na tayong pinagdaan ng platform. Marami na tayong na-experience na platform na lahat nasunog. Pare-pares lang sila ng ng platform or ng ways of system, pero lahat nasunog. Ito yung kakaiba. Bakit? Kasi yung pondo mo, nasa Binance lang, very safe. Let's say sabihin natin, worst case, yung robot di gumana. Yung robot nawala sa App Store, sa Play Store. Okay? Yung nawala lang sa'yo, dun yung 120 activation. Pero yung tinitrade mong pondo, andoon sa Binance. Super safe, secured. Saan ka pa? Kung hataw ka na lang din, guys, dito ka na sa hindi masasayang effort mo. Okay, guys? Doon ka na sa magagamit mo for long period of time. Diba? Doon ka na sa hindi masasayang yung ginagawa mo. Kaysa hataw ka ng hataw after 3 months sa ibang company, after 3 months, 6 months, nawawala. Sayang naman yung binild mo. Sayang naman yung pinaghirapon mo, yung pinakosan mong team. Nawawala. So dito guys, gawin mo lang ng tama, gawin mo lang ng okay system, seryosohin mo lang siya, talaga magagawa mo siya. Magkakaresulta ka talaga kahit anong gawin mo. Kasi dito, kapag meron ka ng resulta at alam mo na yung ginagawa mo, tao mismo yung lalapit sa'yo para magpaturo sa'yo kasi alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kaya sabi ko kanina, iba yung alam sa naiintindihan. So take action guys, para ngayon pa lang, magawa nyo na ng tama. Kasi dito guys, in-educate ko lahat, kaya nagsusum ako daily. Actually sabi ko nga, lagi ko sinasabi, hindi ko naman kailangan mag-zoom daily kasi meron akong video sa YouTube. Pero iba kasi, yung nararamdaman ng tao na nakikinig,
na talagang excited ka sa business na ginagawa mo at excited ka na talagang maraming kumikita sa platform. So maraming papatunay dyan kasi almost lahat ng members is kumikita. Hindi man ganun kalaki pa, pero at least kumikita sila. Sabi ko nga, hindi mo naman kailangan maglabas ng malaking puhunan eh. Hindi, it doesn't matter kung maliit yung puhunan mo na pinatitrade mo or malaki. Ang importante dito, yung pinatitrade mo is kumikita. Hindi ka nasusunugan. Hindi ka nawawalan. Nag-generate lang siya, nag-generate. So huwag ka lang magmamadali. Daanin mo lang sa tamang process, sa perfect process para hindi masayang yung in-invest mo o pinambili mo ng robot. Okay? Ang tanong ko lang naman dito, anong platform, anong opportunity na ginagawa mo ngayon na pwede mabago yung buhay mo? Or pwede na lang magbigay ng income sa'yo, lalo na ngayon pandemic, extra. Diba? Kasi yung iba, hindi pa ganun ka-open mind. Pag sinabihin mo na about dreams, tatawanan ka lang. Guys, sa cryptocurrency, marami nagbago yung buhay. Marami nag-change yung life. Kahit even me, before OFW ko, 5 years ago, nagbabalot lang po ako ng burger. Ang pinakamasaklap na ginagawa ko, nag-grease trap po. Kung alam niyo yung grease trap sa mga restaurant, sobrang baho nun. Okay, magtatapon ka po ng basura. Almost 500 kilometer may itatapon yung basura, tutulok mo yung pushcart. Naranasan ko po yun. Kapag uwi mo sa bahay, amoy basura ka na. Pero dahil sa cryptocurrency, dahil ginawa ko ng paraan, inaral ko siya mabuti. Okay lang ba sa'yo, magla-laptop ka na lang, magsisipi ka na lang, mag-explain ka na lang sa tao kung paano ginagawa para magkaroon ka ng income. So, hindi ko siya, kumbaga, pinapakita ko para magkaroon tayo ng inspiration na kung saan, hindi porke pinanganap kang mahirap, gusto mo mamatay ka lang mahirap. Okay? Kumbaga, binigyan ka ng opportunity para ma-change mo yung life mo, sana baguhin natin yan. Kung naniniwala tayo before, okay, kung pinaniwala natin before, narinig-rinig natin sa mga magulang natin o dating narinig natin na mayayaman yan, hindi naman madadala sa hukay. Guys, huwag po kayo maniwala doon. Okay? Hindi mo madadala sa hukay, pero sigurado ka naman kapag namatay ka sa mundo, yung pag-iiwanan mo, alam mo nang secured. Ready ka na. Alam mo na magiging future ng pamilya mo pag alam mo meron ka na. Diba? Huwag po tayo mabuhay ng simple. Ano mo ba pagkakaintindi natin sa simpleng buhay? Ang simpleng buhay kasi, pag may gusto kang puntahan, okay, na lugar, simple. Kumbaga, sasakay ka ng kotse mo, pupunta ka sa isang lugar, nandoon ka na. Okay? Nakita mo yung magandang isang lugar, Boracay, dahil simple, mag-aeroplano ka, may pera ka, meron kang pambili, nandoon ka na. Ano mo na pagkakaintindi natin? Kasi yung ibang tao, sinasabi lang simpleng buhay na kung saan pipila sila ng MRT na sobrang layo, pipila sila sa mga pag-a-apply nila, lalayo sila ng abroad, mag-abroad sila gano'ng katagal. Simple ba yun? Mahirap yun. Ang simple, kaya kasi sabi simple na salita eh, simple. Ibig sabihin, madali. So, iba lang yung pagkakaintindi natin. Okay? So yun guys, maraming salamat guys sa mga nakinig. So kung may mga questions po kayo, open nyo lang po yung mic para ma-explain po natin ng tama yung hindi po natin na-clear or na-intindihan guys. So maraming salamat guys. O, tanong lang po kayo guys. Sir.